Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang sikat na chef, si Paul, na namumuno sa isang culinary industry team na tinatawag na Hunger. Tulad ng pangalan nito, gusto ni Chef Paul na laging magutom ang kanyang mga customer dahil sa mga pagkaing inihahain ng Hunger Team. Sa makatuwid, ang mga mayayaman na nag-aanyaya sa kanya na magluto ay hindi magdadalawang isip na kumain ng sakim dahil sa sasarap ng pagkain mula sa Hunger Team. Lumipat ang eksena upang ipakita ang lokal na restaurant ng isang pamilya na naghahain ng piniritong pansit. Ang restaurant ay may mga recipe ng pamilya na ipinasa sa henerasyon hanggang sa henerasyon. At ngayon, ang restaurant ay pinamamahalaan ng isang batang babae na nagngangalang Elena. Sa oras na yon, may isang customer na nagngangalang Joshua. Ibinigay niya ang business card ni Hunger at inimbitahan si Elena na magtrabaho doon. Gayunpaman, nagtanong si Elena na hindi alam ang tungkol sa Hunger sa kanyang mga kaibigan. At bigla, nagulat sila. Naisip nila na ito ay isang ginintuang pagkakataon para kay Elena upang mapagbuti niya ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto at maging isang sikat na chef tulad ni Paul. Si Chef Paul ay isa talagang number one chef sa Thailand. Sa oras na ito, inimbitahan siya ng maraming VIP na gustong tikman ang kanyang luto. Sa oras na ito, gusto nilang imbitahan si Chef Paul. Kailangan nilang magpareserba ng maaga at magbayad sa kanya ng napakagandang presyo. Kinabukasan, bumalik si Joshua para sunduin si Elena at dinala siya sa Hunger Restaurant. Ang kusina ay mukhang napakalinis at maayos kaya't labis na namangha si Elena. Noong araw na yon, bago sumali sa Hunger Team, syempre kailangang kumuha ng pagsusulit si Elena. Ipareha ni Chef Paul si Elena sa isang lalaking nagtapos sa isang culinary school para gumawa ng simpleng menu, fried rice. Dahil sa kaalamang iyon, ang kalaban ni Elena ay naging mayabang at naisip na napakadali ng pagsubok. Makikita mong ibang-iba ang fried rice na ginawa ng dalawang kalahok na ito. Ang karibal ni Elena ay pumili ng mga premium na sangkap para sa kanyang sinangag, habang si Elena naman ay gumamit ng tirang kanin at hinaluan ito ng dalawa itlog at ilang pampalasa. Pagkatapos ng fried rice, kailangang magdesisyon si Chef Paul kung gaano ito kasarap. Nang hindi ito tinikman, sinabihan kaagad ni Chef Paul ang kalaban ni Elena na umuwi dahil ang nakapasa sa pagsusulit ay si Elena. Pagkatapos noon, opisyal na member si Elena sa Hunger Team. Pagkatapos ay hiniling sa kanya na linisin at palitan ang kanyang mga damit ng chef jacket na may mga salitang Hunger. Pagkatapos nito, ipinakilala ni Joshua si Elena sa lahat ng membro ng Hunger na may iba't ibang gawain. At tiyak na magkakaroon ng sariling mga gawain si Elena. Ngunit sa ngayon, ipinapalagay pa rin ni Joshua na si Elena ay magiging assistant chef na katumbas ng kanyang sarili. Pagkatapos noon, tinipon sila ni Chef Paul at sinabing sa loob ng ilang araw, makakatanggap sila ng imbitasyon na magluto sa kaarawan ng isang mataas na opisyal. Plano nilang maghain ng karne at ulam na may temang dugo at syempre may mataas na kalidad na karne. Itinalaga ni Chef Paul si Elena bilang taong namamahala. Sinabi niya na ang karne ay dapat na hiniwa ng napakanipis at lutuin ng well done. Bago yon, hiniling ni Chef Paul kay Elena na hiwain ang karne. Nahihirapan si Elena na hindi pa nakapagluto ng may mga premium na sangkap. Siya ay nabigo ng maraming beses at nahuli ni Chef Paul. Sinubukan muli si Elena na magluto ng Wagyu beef. Gaya ng dati, patuloy siyang nabigo at nagkamali ng maraming beses dahil ang lahat ay dapat na eksakto ayon sa kagustuhan ni Chef Paul. Bilang resulta, inutusan ni Chef Paul si Elena na magpatuloy sa pagsasanay. Kung bukas ng umaga ay aalis siya at susuko, mawawala ang kanyang pagkakataon na maging isang espesyal na tao. Hindi makayanan ni Elena ang lahat ng pagmamaktol ni Chef Paul, kaya balak niyang umalis. Ngunit pagkatapos isaalang-alang ang lahat, bigla siyang nagbago ang isip at bumalik sa kusina. Ngayon, determinado si Elena na patuloy na magsanay hanggang sa makapagluto siya ng well done ay 5 Wagyu beef. Kinabukasan, nahanap ng Hunger Team si Elena na natutulog sa kusina pagkatapos niyang mag-practice buong gabi. Nakikita nila ang mga splash mark ng langis at apoy sa kanyang mga kamay. Inilalarawan nito kung gaano siya kahirap sa pagsasanay. At lumalabas na ang mga pagsisikap ni Elena ay hindi nawalan ng kabuluhan. Sa wakas ay nagawa niyang magluto ng karne ayon sa kagustuhan ni Chef Paul. Sa madaling sabi, sa wakas ay dumating ang araw ng kaganapan. Napuno ang event ng mahahalagang tao sa Thailand, kabilang ang isang culinary entrepreneur na nagngangalang Tos. Gusto niyang isponsor ang Hunger sa loob ng mahabang panahon, ngunit palaging tumanggi si Chef Paul. Pagkatapos magsimula ng event, sinabihan si Elena na magluto ng 5 Wagyu beef sa harap ng lahat ng bisita. Namangha ang mga tao sa kanyang husay,
Lalo na ang lasa ng ulam ay napakasarap kaya dinilaan ng mga bisita ang kanilang mga plato para matapos ito. Namangha sa kakayahan ni Elena, agad na ibinigay ni Tos ang kanyang business card sa kanya. Since that day, si Elena na itinalagang samahan si Joshua sa mga lugar na nagbibigay ng pinakamahusay na sangkap para sa pagluluto. Sa simula, palaging binibili ni Chef Paul ang pinakamahusay na kalidad ng mga sangkap kahit na kailangan niyang magbayad ng mataas na presyo. Para sa kanya, ang pinakamagagandang sangkap lang ang gagawa ng masasarap na pagkain. Kinabukasan, handa na ang hunger team para sa susunod na event. Mukhang abala ang lahat, ngunit wala man lang na-assign si Elena. Nang tanungin niya si Chef Paul, sa halip ay itinalaga siyang maghugas ng pinggan, maglinis ng sahig, at maglabas ng basura. Nang marinig yon, syempre hindi ito tinanggap ni Elena at nagprotesta siya kay Chef Paul. Pagkatapos, sinabi ni Chef Paul na lahat ng naroon ay nagsasagawa ng mga gawain ayon sa kanyang mga utos. Dahil lang sa nakatanggap ng papuri si Elena mula sa mga bisita kahapon, hindi ito nangangahulugan na isa siyang mahalagang tao sa team. Sinubukan ni Chef Paul ang bilis ng pag-chop ni Elena sa pamamagitan ng paghahambing sa kanya sa isang miyembro ng hunger team. Noong panahong iyon, nasugatan si Elena at napatunayang hindi siya karapat-dapat sa posisyon. Noong nasa bahay si Elena, sinubukan niyang magluto ng steak para sa kanyang pamilya. Nang matikman ng pamilya ni Elena ang pagkain, ipinagtapat nila na hindi nila ito nagustuhan. Mas gusto nila ang stir-fried noodles na ginawa ng kanilang ama. Dahil dito, napagtanto ni Elena na kahit ang pagkain ay maaaring magpakita ng hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Tinutukoy ng mga mahihirap na tao ang pagkain upang mabuhay, habang ang mga mayayaman ay tumutukoy sa pagkain upang matugunan ang kanilang pagnanasa ng masasarap at dekalidad na pagkain. Sa kusina, biglang naganap ang isang hindi kasiyahang insidente. Sa oras na yon, isang miyembro ng hunger. Ang kuponan, si Ken, ay nakitang naninigarilyo habang nagluluto. Si Chef Paul na kagagaling lang para makita ang pakiramdam na ito ay sobrang sama ng loob. Hindi niya talaga gusto ang ugali ni Ken, lalo na kung nahuhulog ang sigarilyo sa pagkain na ihahain sa kanilang mga customer. Hindi lang iyon, inanunsyo rin ni Chef Paul na may magnanakaw sa kanila. Ang taong iyon ay kilala na nagnakaw ng ilang mataas na kalidad na karne. Bago tingnan ni Chef Paul ang CCTV, gusto niyang umamin ang tao dahil kung hindi, kailangang makipag-ugnayan ang taong iyon sa pulis. Sa gitna ng tensyon na ito, sa wakas ay inamin ng isa sa mga miyembro na siya, na matagal ng miyembro ng hunger team, ay gustong makatikim ng masasarap na pagkain tulad ng ginagawa ng mga mayayaman. Siyempre, hindi lang nakayanan ni Chef Paul, kaya agad na pinaalis ang lalaki. Maya-maya, dumating na ang susunod na imbitasyon. Sa pagkakataong ito, ang hunger team ay magluluto ng masasarap na pagkain para sa isang pamilya. Kakaiba ang ekspresyon ng pamilya nang matikman nila ang pagkain mula sa hunger team. Pagkatapos, noong ihatid ni Joshua ang sopas, bigla itong itinapo ni Chef Paul dahil may hipon sa sabaw. Ang hipon ay isa sa mga allergy ng bata, kaya kahit isang kutsarang puno ng sopas ay maaaring mamatay sa kanya. Bilang resulta, mabilis na nagluto si Chef Paul ng pamalit na sopas gamit ang tubig sa gripo at mga pansamantalang sahog. Simula noon, naramdaman ni Elena na may kakaiba sa ugali ni Chef Paul. Pagkatapos nilang tapusin ang trabaho, nagalit si Chef Paul sa lahat ng miyembro niya. Napag-alaman na ang naglagay ng hipon ay ang chef assistant na nagngangalang Dang. Galit na galit si Chef Paul sa kanya, at biglang sinaksak ni Dang si Chef Paul gamit ang kutsilyo. Si Chef Paul, na naospital, pagkatapos ay binisita ni Elena. Nagdala siya ng isang mangkok ng stir-fried noodles para kay Chef Paul dahil ayaw nitong kumain ng pagkain mula sa ospital. Pagkatapos ay sinabi ni Chef Paul ang dahilan kung bakit siya naging chef. Nagsimula ito noong siya ay maliit pa at noong panahong iyon, ang kanyang ina ay nagtatrabaho bilang isang kasambahay sa bahay ng isang mayaman. Noong araw na iyon, nakita ang mayamang pamilya na kumakain ng tinatawag na caviar. Kaya, dahil sa curiosity tungkol sa lasa, nagnakaw si Chef Paul ng isang maliit na garapon ng caviar at gustong subukan ito. Sa kasamaang palad, nalaman siya at sinigawan siya ng kanilang anak na parang magnanakaw. Ang garapon ng caviar ay nahulog mula sa kanyang mga kamay at tuluyang nabasag. Galit na galit ang amo at puputulin ang sweldo ng nanay ni Paul sa loob ng ilang buwan. Habang nililinis ang nagkalat na caviar sa sahig, sinubukan din ito ni Chef Paul at nalaman niyang hindi ito masarap sa lasa. Mula noon, determinado siyang maging chef para gumapang ang mga mayayaman para subukan ang kanyang luto. Pagdating sa bahay, narinig ni Elena ang balita na dinala ang kanyang ama sa ospital dahil sa pagod sa pagluluto sa restaurant. Nakonsensya si Elena dahil simula nang magtrabaho sa hunger, hindi na natulungan ni Elena ang kanyang ama.
Noong nasa ospital siya, nakakita si Elena ng balita tungkol sa isang pamilya na dati nang nag-imbita sa Hunger Team. Sinasabing nagpakamatay sila dahil baon sila sa utang. Lalo nitong ikinalito si Elena dahil kung ganoon ang problema, bakit kailangan nilang imbitahan ang Hunger Team kahit nagagamit naman nila ang pera para bayaran ang mga utang. Ganyan kalaki ang impluensya ni Chef Paul sa mundo ng kulinary. Kaya handa ang mga tao na gawin ang lahat para subukan ang kanyang luto. Lalong lumala ang hinala ni Elena nang hindi nagdalawang isip si Chef Paul na magluto ng hornbill. Gayunpaman, alam niyang isa itong protektadong species ng ibon. Hindi makayanan ang ambisyon ni Chef Paul, sa wakas ay nagpa siya sina Joshua at Elena na huminto sa hunger. Matapos huminto sa pagtatrabaho sa hunger, kinailangan ni Elena na magkaroon ng isa pang kita kung isa sa alang-alang na kailangan niyang bayaran ang mga bayarin sa ospital ng kanyang ama. Sa wakas ay naalala ni Elena si Tos na noong panahong iyon ay nagbigay sa kanya ng business card. Siyempre, si Tos na nakakita kay Elena ay agad na sumalubong sa kanya ng may kasiyahan. Agad pa siyang namuhunan sa Elena sa pamamagitan ng paggawa sa kanya ng isang napakarangyang restaurant. Bilang head chef, kailangan gumawa si Elena ng isang espesyal na menu na siyang trademark niya. Sa tulong ng ilang tao, patuloy ang pagbabago ni Elena upang sa wakas ay makagawa siya ng menu ayon sa kanyang kagustuhan. Hindi inaasahang pagkakataon, nakatanggap ng atensyon ang menu ni Elena mula sa iba't ibang grupo. Sumikat ng husto si Elena at maraming tao ang pumila para subukan ang kanyang luto. Long story short, ang team ni Elena ay inimbitahan ng isa sa mga nangungunang celebrity ng Thailand na pinangalan ng Milky. Sa hindi inaasahan, sa event, ang team ni Elena ay ipinares sa team ni Chef Paul. Ang sunod-sunod na ulam mula sa dalawang chef ay lubos na nasiyahan sa mga bisita. Ang team ni Elena ay nagluluto ng mga pagkaing makabuluhan at ginawa ng may pagmamahal. Habang si Chef Paul, gaya ng dati, ay nagtatanghal ng pagkain na may marumi at matapang na konsepto. Sabi ni Chef Paul kay Elena na hinding-hindi siya makakalaban sa kanya. Dahil bilang isang sikat na chef, mataas ang expectation ng mga tao at palaging naniniwala na lahat ng kanyang ulam ay dapat masarap. Sa gitna ng sitwasyong yon, biglang dumating ang ilang pulis at inaresto si Chef Paul. Inaresto siya dahil nagkalat si Joshua ng video kung saan nagluluto si Chef Paul ng mga hornbill. At syempre, ito ay dahil sa suporta ni Michael. Ang nakikita ngayon ni Elena ay tila nagpapakita na para maging isang espesyal na tao, isasakripisyo nila ang anumang bagay. Napagtanto din ni Elena na ang kanyang ambisyon ay makipagkumpetensya kay Chef Paul na walan siya ng panahon sa kanyang pamilya na palaging sumusuporta sa kanya. Ayaw ni Elena na maging katulad ni Chef Paul, kaya sa wakas ay nagpasya siyang umuwi at bumalik para patakbuhin ang lokal na stir-fried noodles restaurant ng kanyang pamilya gaya ng dati at natapos ang pelikula